person, kayo yung mga intelektual, kayo yung mga nakagraduate, asaan yung puso nyo. So marami sa inyo ang gusto nyo, nag-aaral kayo hindi para tumalino, nag-aaral kayo para makakuha ng trabaho. Hindi ko alam, karamihan sa estudyante, nag-aaral para mag-abroad. O kaya para makatulong sa mga magulang nila. Kung kayo yung majority, kawawa yung Pilipinas. Dahil lang iniisip niyo yung sarili niyo. Kung ang manunulat, ay yung pa din ang isusulat, yung kanyang hands lang, kawawa naman din yung Pilipinas. Wala bang karapatang marinig yung boses noong 96%. O yun ha, mukha na akong matalino dun. Pwede na yun. Sa mga sa mga natapos niyo na pong kwento, pagkatapos po ninyong matapos ang isang kwento, ano po yung kadalasang iniisip ninyo, kung hindi lang po kwento, pati po yung mga nililita niyo, ano po yung kadalasang iniisip niyo after niyo matapos yun? Or hindi kaya emotion na nararamdaman? It is always late. Hindi ko anumang natapos ko ay hindi ko binabalikan. Mas busy ako doon sa susunod na ginagawa ko. Pamakalito, isipin ko ba yung mga nagawa ko. Yung pang araw-araw, parang day to day. Kuminsan nagugulat ako, iku-quote na iku-quote sa ilang pagkakataon. Minsan kasama ko si Bim Ladera. Dinalaw namin yung makatang si Axel Pinpin. Quote ng quote si Axel Pinpin. Kikilig ako gano'n. Hindi ako nagre-react. Tapos yung gusto niya mag-react, sabi ko maganda. Tapos sabi niya, sir, kayo sumula. Tapos sa akin ng amang eh. Amang, ikaw sumulat noon. O talaga, sinabi ko yon. Hindi ko alam. Kung minsan, nakikita ko na lang by way of feedback. Kaya dumating kayo dyan, may binabasa akong yung reaction doon sa nobelang kagagawa ko. Sa pagsusulat naman gano'n, merong natutuwa, merong hindi. Pero hindi ko siya binabalikan eh. Kaya wala akong paboritong trabaho. Para din panganganap pag yung mga magulang nyo yan eh. Yung unang anak, excited ka kasi una. Yung pangalawang anak mo, excited ka rin kasi dalawa na yan. Pero kung saan damakmak na yan, pangalan lang hirap na tandaan. Diba? So, siguro pagka yung totoo na akong matanda, meaning next year, iisipin ko na yung mga ganun pagka nagre-retrospect ako. Hindi nagre-retro, retrospect yung parang looking back, what have I done to my life? Tama ba yung ginawa ko sa buhay ko? Pinagpalit ko yung lahat-lahat sa buhay ko kung saan ako masaya, which is art, be it writing or painting, and books, yung mga binabasa ko. I have 3 libraries. So, siguro tsaka ako masasagot yan. Hoping na hindi na ako nagsusulat noon. Hoping, no? Ibig sabihin, baka isang araw naisipan ko din magpahinga, tumigil, o mag-enjoy. No? Masarap din naman minsan nag-beer house ka. Kaya lang it's too noisy. I don't like crowds. Basta maingay, crowded ayoko. Kaya ayoko ng sabon. Kaya yung kahit basketball, sa TV na lang ako nanonood. Kahit yung Pacquiao, sa TV na lang ako nanonood. Am I still making sense? Yes, sir. Tapos na? Ah, sino ba teacher niyo? Si Sir Ladera po. Taon-taon niyo. Opo. Taon na, bibili na yun. Ayan. Ayan, sir. Ano po ba yung mga motive or tema ng mga kwento na isulat? Ang akin ay social commentary. Ang estilo ko ay isa tayo. Yung huling nobelang nasa Andin na lalabas ng June.
pinag-aralan ko yung diaspora, yung paglalayas ng mga Pilipino abroad. Pero ang interest ko hindi yung mga tao umalis, yung mga tao na iwan. Ano nangyari sa kanila? Tapos gusto ko i-demystify itong nangyayari. Demystify, deconstruct. Naghahanap ako ng kahulugan sa walang kahulugan. I would like some sanity kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Bakit na there is so much mediocrity, mayroong kampangulo na kurap. Lahat ng tao ay sumisigaw ng corruption. Parang kayo sa UP. Dami-dami nyo reklamo, wala naman kayong ginagawa. Gusto nyo mabago yung dito na magkaroon ng pagbabago. Ano ginagawa nyo? Hindi, wala nga nagpo-protest. Nakakita mo po-protest, 5 tao, 10 tao. So, yung mga ganun, dinidiscourse ako. Ito yung implosion na nagaganap sa tipunan. Everything is divided. Ang feminista ay meron at least 5 strain. Yung aktivista ay meron 5 strain. Ano pa? Masaya yung mga tao na hindi sila kasali. Tapos there is so much celebration of individuality. Each one trying to pronounce their difference. So while pronouncing their individual differences, ang nawawala yung unity. Kamukha ng yung sa mga panulat sa rehiyon, sa halip na buhay yung pambansa. Ang pinagpipilitan ng ibang tao ay kakaiba kami, meron kami nito, wala kayo noon. So, yun ang katangian ng post-modernity na gustong-gusto naman talaga yun ng the new imperialist. Kasi ang daling i-handle, kasi yung mga tao hindi mag-unite, hiwa-hiwalay sila. Faction. So it's easy to do their thing. So, sino magsasabi mo? Siguro yung nakakaalam o yung mga nagmamalasakit o naniniwala doon. Ngayon, kung hindi naman naniniwala doon, magkakaroon ng kanya-kanyang diskurso. So, in the end, may ang mga manunulat, ang mga artist, may matitira, may mawawala, may madadagdag. Ang mahalaga, lahat tayo ay natuto. Ang mahalaga, ang ating panulat ay umuundag. Hindi mahalaga ang individual writer. Hindi mahalaga ang individual work. Ang mahalaga, nagkaroon ba ito ng kontribusyon sa pagbubuo ng panitika ng bansa? Kung nagawa na yon, mahalaga. Siguro yun yung panahon, tsaka mo mo lang iisipin. O talaga, kasali ako doon. O pwede ka rin hindi kasali. Siguro yun yung tinatanong mo sa aking looking back. Mukhang pabait ako at matalino today. Siguro hindi pa ako nakukulso may mamaya pang content. Oh, enough na. Thank you po. Hi! Kayo maniniwala sa akin. Bubola lang ako. Remember, fictionist ako. Thank you, sir. Oh, maligaya na kayo. Off mo na yan.